sa bagong pinuno ng PhilHealth, si Attorney Dante Giran, wala raw kaibig-kaibigan pagdating sa investigasyon sa umano'y malawakang anomalya sa PhilHealth. Ebidensya raw ang kanyang pagbabasihan. Pabor din daw siya na bigyan ng emergency power si Pangulong Duterte para solusyunan ang issue sa PhilHealth. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi raw haharangin ni bagong talagang PhilHealth President at CEO Dante Giran ang pagsasampa ng kaso maski laban kina PhilHealth ex officio chairman at Health Secretary Francisco Duque III at pinalitan niyang si retired General Ricardo Morales. Yan ay kung may makitang ebidensya ang task force na binuo ng Pangulo para imbestigahan ang mga anomalya sa PhilHealth. I cannot stop evidence. I don't have enough discretion to stop evidence. Kaibigan or hindi kaibigan, pareho lang ang treatment. Whoever gets hurt, whoever sa amin mapapaila ng kaso, it's beyond my discretion. What matters most is ano po ang sinabi ng ebidensya. Inirekomenda na ng Senado na kasuhan sina Duque at Morales ng graft and corruption. Sabi ni Senate President Tito Soto na ibigay na nila ang mga dokumento sa DOJ at sa Ombudsman. Patapos na rin ang investigasyon ng task force na pinungunahan ni Justice Secretary Menardo Guevara. The President will respect the findings of his own task force. The President will defer to the finding of the task force. Pabor si bagong talagang PhilHealth President at CEO Dante Giran sa iniisip ng Kamara na bigyan ng emergency power si Pangulong Duterte para masolusyonan ang mga anomalya sa PhilHealth. Maganda. Napakaganda po. Ang Malacanang gusto munang makita kung paano ang gustong gawin ng Kamara sa emergency power sa Pangulo pero nasa kapangyarihan naman daw ito ng Kongreso. Kung may emergency powers daw ang Pangulo, pwede daw nitong buwagin ang PhilHealth tulad ng dating proposal ni Roque nang iakda niya ang Universal Healthcare Law sa Kamara. Nais ko sanang palitan ng National Health Service. No? Kasi nga pag binuwag mo, pwede mo tanggalin lahat ng tao dyan, lahat ng bulok, tatanggalin mo, mabilis po. E ngayon, kinakailangan mag-due process pa at magkukorte-korte pa sila. Aminado si Giran na dating hepe ng National Bureau of Investigation o NBI bago pa sa kanya ang PhilHealth. I admit, ano bang alam ko sa public health? Of course, aaralin ko yan. Alam nga sasabihin ko na alam ko na hindi ko alam. I have to talk to experts, to refer to experts, to give me inputs. You know, we don't have the monopoly of wisdom. Ilan sa mga nakikita na ngayon na Giran ang problema sa PhilHealth ang legal sector mismo nito. Talamak din daw mga fake claims, upcasing, bribery at favoritism ng PhilHealth sa ilang mga ospital na nare-reimburse agad pero may ibang delayed. Ayusin natin ang legal office natin within PhilHealth. Kasi itong nag-legalize ng illegality. Sa ngayon, tila hindi pa makagalaw si Giran, hindi pa nare-reshuffle ang mga regional vice presidents ng PhilHealth tulad ng utos ng Pangulo dahil wala pa raw siyang appointment papers. I don't still have the appointment papers at the meantime. Wala pa akong papel, but even this early, I'm already preparing myself. Does he have an appointment paper? Yes, I believe he has, no? Because no less than the president announced it, no? If hindi nakakarating sa kanya, siguro time lag lang yan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.